Diyos sa hapong ito, Panginoon. Dahil kami, O Diyos, muli, Panginoon, ihinako mo sa lugar na ito upang sumamba at magpuri, magpasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya naman, Lord, narito po ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin inaalay sa iyo, O Diyos, at patuloy na ikaw ang kumilos at manguna sa amin, Panginoon. At patuloy lamang, O God, ikaw mapapurihan at maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, muli, O God, sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Sa hapon na ito, O Diyos, patuloy mo po, Panginoon, ibuhos sa kanyang kapangyarihan. Patuloy mo ibuhos, Panginoon, ang iyong dakilang salita, O Diyos. Mapuspos po siya na iyong kapahayagan. At ang iyong kapahayagan, Panginoon, ang siyang dumaloy sa aming mga buhay. At mapagpala po kami, Panginoon. At Lord, ang iyong salita ang patuloy magiging gabay namin bilang mga anak mo, Diyos. Pangpatuloy, O God, maging malakas, malaya, Panginoon, at makapaglipot at sumamba sa iyong dakilang pangalan, O God. Salamat po, O Diyos, tunay nga, Lord, tunay nga mapagpala ka, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan, tunay may maitaas ang iyong dakilang pangalan, O God, at ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na mahayag, O God, sa buong mundo at madakila, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. God has given us another privilege to worship Him. Napakasaya po na tayo po ay natatagpo ang nagpupuri sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, dito pong nakaraan ay blessed na blessed po ako sapagkat ito nga po ay birth month ko at nitong nakaraang January 19 ay birthday ko. At napakarami ko pong blessing na natanggap sa Panginoon, higit pa sa aking inaasahan. Kinakailangan po ba nating i-celebrate ang ating mga birthdays? Hindi po ba ito pagan practice? Hindi po ba ito pagpapractice? Alam niyo po, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, pag ako ay nagbo-birthday, excited ako dahil alam ko may party, alam ko merong food, alam ko merong mga kaibigan na dadalo sa party ko. Yun lang po yung concept ko. Pero nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, ang lahat po ay nabago. Sapagkat you look forward to your birthday, you look forward to the your kapanganakan, sapagkat merong magandang bagay na nangyari sa iyo sa buhay mo. At yun ay isang pagkakataon para pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo siya, luwalhatiin at dakilain sa iyong buhay. At ito nga pong nakaraan, napakabuti po ng Panginoon. Hanggang ngayon, extended. Ang haba ng birthday ko, isang linggo na ako nagbe-birthday. Ang dami ko ng cake na nablow. At ang dami ko na pong regalong natanggap, praise God, sa mga hingi po ang buhay para po tayo pagpalain. But what I'm saying is that I am so blessed. Amen. And I just can't, you know, contain it in my heart not to be able to share it, to talk about it, what the Lord has done in my, you know, 50 plus years. 50 plus na lang. 50 plus years of existence dito po sa mundong ito. Napakabilis po ng panahon. Amen. So, today I would like to share, bakit ngayon nung ako'y nakakilala sa Lord ay iba na po yung aking pananaw. Mike? Okay na yung Mike? Ah, okay. So, makikita po natin na ang buhay po natin ay nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon ay ibang-iba kumpara po sa nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 118 verse 24,
this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Amen. So, ito pong nagdaos ako ng aking kaarawan. Ako po ay punong-puno ng kagalakan sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa akin upang ako ay maging masaya. Amen. I will rejoice and I will be glad in it. And literally, I rejoice. Literally, I was glad. Amen. Because, you know, hanggang ngayon, marami pa rin bumabati. Amen. Praise God sa Facebook. Sapagkat dahil sa Facebook ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makaniig yung ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan. At ito po ay nagiging venue for us to communicate. And salamat po sa lahat ng sa akin ay bumati at nagpala. So, today I will just give a very brief sermon, and it is a birthday sermon. Why do we have to celebrate our birthdays, and what difference does it make when you celebrate your birthday without Jesus Christ in your heart and you celebrate your birthday with the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Lord, God, Master, and Savior. Amen. So, sabi po doon sa Psalm 91, verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen? Ito po yung mga birthday verses na pinangahawakan ko. With long life, I will satisfy him. Kaya kapag ako ay tinitira ng diablo sa aking physical at nilalay ako ng kaaway, like, you know, the devil will tell you like, yeah, you will die, mamamatay ka na. Pag meron kang nararamdaman na kakaiba, di ba yung panluloko ng diablo, mamamatay ka na, o may, wala nang lunas yan, or walang magagawang doktor dyan, walang magagawang gamot dyan. Alam nyo po, sinasampal ko sa diablo ang versikulong ito. With long life, I will satisfy you. This is my inheritance as a servant of God. This is my inheritance as a servant of the Lord, that He will satisfy me with long life. Amen? And so if the devil is trying to deceive you, trying to put lies into you, telling you that you will die, that you will not live a long life, that you will suffer, amen? You should have a lifelong verse to counter the lies and deception of the devil. Amen? Sasabihin mo sa diablo, diablo, sinungaling ka? Ito ang sinasabi ng Word of God. Psalm 91:16, with long life, I will satisfy you and show you my salvation. Amen? Salvation has been given and granted to us by the Lord when we were born again. Amen? Many, 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 many years ago, maybe around 30, more than 30 years ago, I was saved by the Lord Jesus Christ. I was a member of religion for a very long time. But this religion has done nothing to save me, to change me. My religion has done nothing to give me joy and peace and satisfy the longings of my heart. But on that fateful day, you know, I was just sitting in one corner of the sunken garden in the University of the Philippines. Nakaupo lang po ako doon, you know, galing sa probinsya, country bumpkin, hindi ako sanay dito sa Maynila. Ngayon lang ako napunta ng Maynila. Ayoko nga mag-aral noon sa Maynila eh, dahil takot ako. Gusto ko mag-aral doon sa aming banda malapit. In fact, naka-enroll na po ako doon. Nandun na lahat ng credentials ko. I was supposed to be a scholar that will take up medicine doon po sa university na yon. But then, summer, before June, pinasyal kami dito sa Maynila ng mga mahal ko sa buhay. Kasi every summer, galing kami probinsya, we look forward to summer. Isang buwan kami magbabakasyon dito. Pupunta kami sa Fiesta Carnival, sa Cubao, sa Luneta, sa Manila Zoo. Lahat ng pasyalan dito, sinusuyod namin. And those were the things that we look forward to. And then, on that fateful summer, habang namamasyal po kami, napadaan kami, nag-shortcut kami, pumasok kami ng UP. Tapos sabi ng tatay ko, oh, may result na yung upcut. Ganyan. Tapos bumaba po sila. Pero ako ayoko, hindi, ayoko ang tingnan. Kasi sabi ko, okay na ako eh.
naka-enroll na ako, meron akong papasukan. Pero po, nung bumaba yung tatay ko, tinignan nila yung mga nakapasa, nakita nila yung pangalan ko, sabi nila, nakapasa ka, dito ka na mag-aral. Ayoko. Sabi ko, natatakot ako magpumunta rito sa Maynila at matumira sa Maynila. Pero sa madalit salita po, pinull out lahat ng credentials ko doon at in-enroll ako nila sa UP. At may plano pala ang Diyos. Sapagkat sa universidad na yon, doon po ako natagpuan ng Panginoon. Doon po ako nakakilala sa Panginoon. Because it is a free university, it is an open university. Ang dami pong mga campus ministries, iba-iba. Meron din pong nagre-recruit sa akin na maging NPA. Meron din pong nagre-recruit sa akin na mag-underground. Ang dami. So, hindi ko malaman, galing ako ng probinsya, bigla akong itinapon sa Maynila, ano ba to? Natatakot ako and everything. Pero, napakabuti po ng Panginoon kasi naunahan ako ng Panginoon. Nauna ang Panginoon sa buhay ko. Kung hindi, marapit na rin talaga ako, sumasama na rin ako sa mga rally. Kasi hindi ka rin taga-UP pag hindi ka sumama sa mga rally. So, naranasan ko rin yung matransyon, matirgas, ano ng mga bombero, nagkakalatan kami. Kasi kinakailangan daw maranasan yun. At naranasan ko naman po yun. Pero mas malakas ang panawagan ng Diyos. Sapagkat sa aking pag-iisa doon sa lugar na iyon, habang ako po ay nag-aaral, may lumapit po sa akin. At sabing ganun eh, pwedeng makaupo. Sabi niya, yes, you can share. Tapos habang po siya na umupo, ay sinimulan niyang mag-share. Meron po siyang pinabasa isang maliit na booklet. Yung Four Spiritual Laws. Binabasa pa niya yun ha. Ganun ang mag-share noong unang panahon. Binabasa nila. Tapos English. Amen. So, pero yun po ang naging daan para po ako makakilala sa Lord. Nung araw ding yun. Pero bago yun, nakipag-debate muna ako. Kasi sabi ko, membro na ako ng religion. Hindi ko na kailangan yan. Alam ko na lahat. Sabi ko, niyabang ko pa, no? Pero dahil po sa siya po ay punong-puno, nagliliwanag siya, saka hindi ko matanggihan yung kanyang sinasabi. At instant po, doon po tumanggap ako, yung mukha ko, tumanggap ako sa Panginoon. At ako po ay naging totoong Kristiyano. Amen? There was, you know, wala pong lightning and earthquake and thunder, wala pong something spectacular na naganap at nangyari. But I knew. When I came home, something happened in my life. May nangyari, mayroon akong naramdaman, lumukso yung puso ko eh. At pagkatapos nun, yung Bible na hindi ko ginagalaw, kasi naka-display lang dyan sa bahay namin, sinimulan kong buksan. At nung sinimulan kong buksan, hindi ko na po tinigilan. Araw-araw. Ito po ay aking binabasa. Bagong Kristiyano po ako, binabasa ko na ito kahit hindi ko naiintindihan. Sapagkat pag sinimulan mo mula Genesis hanggang Revelation, marami kang hindi mauunawaan. Pero napakabuti po ng Panginoon sapagkat yun ay naging simula. The hunger, the thirst was implanted in my heart. And that was the beginning of my searching. I searched for the truth. But I still went to my religion. Every Sunday, I still go to my religion. I still go to my church. But something is missing. I was looking for something more. Kasi binabasa ko na yung Bible eh. And I was asking, I was seeking, I was, you know, enlightened. And I was telling myself, bakit ganun? You know, my life was turned upside down. My life was turned upside down. But for the better. Amen? And so I continued to search. And the Bible search, if you continue to seek the Lord, you will find Him. Amen? Kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya. At patuloy ko pong hinanap ang Panginoon. At siya po ay aking patuloy na natagpuan. Hanggang sa ako po ay kanyang pinalayang tunay at ganap. Amen? So, sa Psalm 91 verse 16, yun po yung aking, lifelong verse. Amen? Baka gusto nyo rin gawin yan. With long life, I will satisfy. Ito po yung pangako ng Panginoon. With long life, I will satisfy Him. And so if the devil is telling you that you will have a short life because you will die of sickness or disease, you will die of cancer, you will die of accident,
You know, it will not happen. Because nothing will happen to us unless it is permitted by God. But God has promised that, you know, it is long life that He will satisfy us with. Yes? Amen. And He will show us His salvation. And on that fateful day, in that campus, I got born again. I was saved. Salvation has come unto me. Amen. It is what I've been looking for in my life. I was a member of religion. I knew all the catechism. I knew all the dogmas and doctrines. But it never gave me peace and long life. It never gave me salvation, the assurance of salvation. Pero ang Panginoon po, nung ako po ay kanyang natagpuan, He has saved me. Amen? Ako po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At mula noon, ako po ay lumakad. Amen? Nakasama na ang Panginoon. It is very different when you walk into this earth without the Lord Jesus Christ, without God in your life. Kesa yung kasama mo ang Panginoon na naglalakad at naglalakbay. Amen? Hindi ka, kagaya ng mga bata, kapag ang mga bata, namamasyal sila, kapag nakakapit sila sa mga nanay at tatay nila, meron silang assurance na sila ay secured. Amen? And safe. Nung kami po ay nag-field trip, naalala ko yung mga estudyante kong mga maliliit. Lahat sila nakaano sa akin, nakakabit sa akin. Hindi, sabi, teacher, pag kayo po ang nakikita nila, nakakalimutan na kami. Amen? Because they feel that they are safe and secured. Amen? Because very touchy ako sa mga bata, eh. Binubuhat ko sila, inayayakap ko sila, at nakikita ni, na-assure sila. And ganun po yung naging relationship namin ng Lord mula nung ako'y nakakilala sa Kanya. He has satisfied me with long life. He has saved me. And in Lamentations, ito pang isa sa mga pinaka-paborito kong lifelong verses, Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Alam ko, alam nyo to, kinakanta natin to. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen? Amen. Every morning daw, hindi na uubos. It is renewed every morning. Hindi na uubos yung love at mercies ng Panginoon sa atin. And so every day we have that assurance that, you know, every day there is a new and fresh grace that God is pouring out in our lives. And this grace and mercy never ceases. Hello? As long as we are living here on earth, as long as we are celebrating our birthday every year in and out, amen, ang assurance po ng Panginoon sa atin is that we will have His mercies that never come to an end. We will possess His steadfast love that never ceases. It never stops. Amen? And so this is the big difference. You know, when you seek love from men, when you seek love from humans, pag hinanap mo ang pag-ibig sa tao, mabibigo ka. Sapagkat ang tao tumitigil magmahal. Napapagod magmahal. Amen? Ang tao tumatalikod, nagtataksil, hindi nagiging tapat. Pero ang Panginoon, ang sabi po ng Lamentations 3:22-23, His love never ceases. Amen? Kaya kung sa Kanya po natin nahanapin ang pag-ibig, amen, na hinahanap natin sa mga puso natin, hindi po tayo mabibigo because this love never stops. Amen? Every day it is renewed. Every morning it is renewed. And if you are able to experience that, what a blessed life we have. Amen? Pero marami po ay hindi nakakaranas ito. That's why they live their life as such losers. They live their lives with no confidence. They live their lives hopelessly because they never know the truth of the promises of God. And Lamentations 3:22-23 is one of the greatest verses because it gives us assurance that the steadfast love of the Lord, it never stops, it never ceases. His mercies never come to an end. Every morning they are new, and great is His faithfulness. Amen?
dakila ang kanyang katapatan. God is faithful. No matter how you believe it, no matter what you do, kahit na ano pang isipin mo, tapat ang Diyos. Kahit na magkaminsan pinagdududahan mo ang katapatan ng Diyos, hindi nagbabago ang katotohanan, tapat ang Panginoon. Amen. Amen. Even though sometimes you feel like God is very far off, even though sometimes you feel like God is no longer involved in your life, like, where is God? Amen? It seems like I am at the end of my rope. Nasaan na ako? Wala na ang Diyos ko. Nasaan na siya? Amen? Gaano man ang iyong perception? Gaano man ang iyong pagkakaintindi ng mga bagay na nagaganap sa buhay mo, it doesn't change the fact that God is faithful. God is great. His faithfulness is great in our lives. Amen? Great is your faithfulness. Kaya yung pong kantang morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. One of my greatest favorite din. Pasensya na kayo, puro gusto ko ano, kasi birthday ko naman eh. Pagbigyan nyo na ako. Testimony ko na rin ng buhay ko ito. Amen. So that's how great my God is. Amen? Kaya nga sabi nung isang woman of God na kausap ko, sabi ko, alam niyo po, hanggang ngayon maraming mga gustong ipagawa sa akin na, halimbawa, magtapos ka na lang magdoktor, 3 taon na lang naman, mabilis lang yan eh. Di ba? Pinapagdoktor ako. Pag-aaralin ako para matuloy ko yung pagiging doktor ko. Sabi ko, 30 years ago, iniwanan ko na ito. Kasi ito nga'y pinaiwanan ng Diyos sa akin. Sabi ng Bible, sino man ang mag-iwan ng anumang bagay, lahat ng bagay, alang-alang sa akin. Amen? Ay, siya yung qualified na maging alagad. That's why I wanted to be qualified as a servant of the Lord. That's why I left everything behind. So, kapag binalikan ko pa yun at ginawa ko yun, nalilihis na ako noon. Amen? So, throughout all those years, God has been faithful to me. Marami pong hindi nakaunawa, marami ang hindi po nakaintindi ng ginawa ko nung ako po ay nag-full-time sa ministry because I could have had, you know, in the standards of the world, I could have had a very good life, you know, a very comfortable life. But it is not being comfortable that is important. It is the will of God that is important. And I chose to do the will of God. Pinili ko yon. Amen? At nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, ito po yung mga bersikulong pinanghawakan ko. Amen? Great is the faithfulness of my God. Alam niyo po sa Daniel chapter 12, verses 2 to 3, sabi po doon sa Daniel 12, 2 to 3, men and women who live wisely, and those men and women who lead others to righteousness, they will be the ones who will shine bright like the stars forever. Sino raw po yung mga magniningning kagaya ng mga bituin, magpasawalang hanggan? Those who lead others to righteousness. Sila yung mga nag-win ng souls for Christ. Sila raw po yung mga magniningning. And so, right now, maybe you are not in the standards and in the eyes of the world, you are not shining brightly kasi you are not famous. You are not somebody who is known. You are not somebody who is of position and power. Nobody knows you except, you know, those who are close to you. But in the eyes of God, you are the one that shines bright the most. Amen? Ikaw ang pinakamaningning sa mata ng Panginoon. At yun, that's the only thing that matters to me. I don't care if people see me. I don't care if people appreciate me. I don't care if people, you know, look at me in the way that they want to look at me. What matters to me is the way that God looks at me. And in the eyes of my God, my Master and my Savior, I am the brightest of the brightest stars. Amen? Amen. Amen. Ako na yung pinakamaningning. At yun na lang mahalaga sa akin. Amen? Yun ang pinakamahalaga. Daniel chapter 12, 2 to 3. Those
who live wisely and those who lead others to righteousness. Sa ibang version, sila na nag-aakay patungo sa katuwiran ng ibang ng mga ibang buhay, ibang nilalang, sila raw po yung mga nag-shine bright like the stars forever in the sight of God. Amen? Kaya kapag tayo po ay soul winner, para po tayong mga bituin na maningning sa paningin ng Panginoon. Ayaw niyo po ba yun? Na tayo po ay tinitingnan ng Diyos ng maliwanag na parang bituin? Or gusto ba natin na yung buhay natin ay kasing dilim ng brown out na wala pong makita? Siguro naman po, hindi ayaw natin ng ganun. Amen? And so if we want to live in which the favor of God and the eyes of God is on us, you know, looking at us so brightly like the star shining forever, then we should be like Daniel 12:2-3. We should live wisely and we should lead others to righteousness. We should lead others to live a righteous life. Amen. So live wisely, lalo na po ngayon. Nananawagan po ang Panginoon na tayo po ay maging matalino sapagkat the world has many things to offer. Amen? Ang mga kabataan ngayon, ang buhay nila ay umiinog sa party, umiinog sa mga barkada, sa mga kaibigan, sa mga bagay na idudulot ng mundo. Amen? Umiinog sa paglalasing, pagbabarkada, kaya nakakalungkot po, ano, kasi laman ng balita nitong nakaraan, you know, I'm not blaming anybody, but you know, you can see how the enemy has used, you know, things to deceive, you know, young people, because they think that, you know, happiness is being achieved kapag sila po ay kasama yung mga barkada at nagiinom ng iba't ibang klase ng alak. Okay? Umiinom ng iba, may black label, merong kung ano-ano. Amen? Hanggang sa sobrang inom ay wala na po. Hindi na po sila, nawawala sila sa sarili nila. Amen? So, what the Lord wants us to realize is that, you know, life, the life that we have is very short. And so, every birthday that comes to us, kapag tayo po ay nagdiriwang ng ating kaarawan, dapat po, pag sineselebrate natin yung ating kaarawan, aalamin natin yung mga pinakamahalagang bagay. Because there is more to birthdays than having parties. There is more to birthdays than having, you know, food and lahat inibitahan mo tapos merong magarbong celebration. Maganda po yung kung meron kayong means. Lalo na tayong mga Pinoy, di ba? Kahit konti lang yan, basta maghahanda tayo. Kahit konti lang yan, basta meron kang ibublow na cake, di ba? Kapag yung anak mo nga ang nag-birthday, kahit ipangutang, ginagawa pa natin, amen? Para lang mapasaya yung mga anak natin. But there is more to celebrating our birthdays because we celebrate our birthdays with a purpose. And number one, reason why we ought to celebrate our birthdays is that it is to celebrate the life that God gave us. Sabi ko nga kanina, yung buhay natin na binago ng Diyos, yung buhay natin na ipinagkaloob ng Diyos, iniligtas ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, kinaawaan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, the focus of your celebration changes. Amen? Binabago ng Panginoon yung focus. Dati ang focus mo is pagkain, party, inuman, sayawan. Amen? Party-party, kasayahan. Pero pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, your birthday comes and you take that opportunity to celebrate the life that God has given you. The changed life, the saved life, ang buhay na kinaawaan, kinahabagan ng Panginoon. So, you focus your celebration not on the party but on the Creator who gave you life. Amen? Siya po yung sentro ng inyong celebration. You know, for unbelievers, they do not have this kind of perception. Amen? At higit sa lahat, si Satan, ayaw niya na ma-realize mo na ang buhay mo ay mahalaga.
Ayaw niya yan. Ayaw niya na ma-realize mo na ang buhay mo ay galing sa Diyos. May lumalang sa'yo. You have been created by God with a purpose. The devil does not want you to realize that. Kaya ang gusto nga ng Diablo, pumunta ka doon sa mga barkada mo. Uminom kayo ng maraming alak, iba-ibang klase. Amen? At magpakalulong kayo sa alak hanggang di na kayo magising. Yun ang gusto ng Diablo. But if you have come to a point in your life where you have entrusted your life to God, things change. Your focus changes, you know? And your focus changes from what you want and what your Creator wants. Ano yung gusto ng lumalang sa'yo na gagawin mo? Amen? At sa buhay po natin, yun ang gusto ng Panginoon. Psalm 16 verse 11, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore." So people nowadays, especially young people, the millennials, they look for pleasures. And pleasures for them are when you are with your friends, taking in different kinds of alcohol. Yung iba may drug pa, party drugs. For them, that is pleasure. But Psalm 16 verse 11 says, "At your right hand, O God, there are pleasures forevermore." Amen? Saan mo natatagpuan ang totoong pleasure? Hindi kapag ikaw ay nag-party kasama ang mga barkada mo hanggang madaling araw. Hanggat hindi ka na magising sa sobrang kalasingan. Because these are the pleasures that the young people nowadays know. But Psalm 16 verse 11 says, "You make known to me the path of life." This is the true path of life that we should be taking. In your presence. Not in the presence of our, you know, buti ko ang mga barkada natin ay good influence sa atin. I do not discount the fact that you should have friends. But you should know that in Psalm 16:11, it is in the presence of God that you can find the fullness of joy, and it is at the right hand of God that pleasures are found forevermore. Amen? So nakakalungkot po nito, nitong mga nakahuling araw, meron pong namatay ni isang, pinag-usapan hanggang mauumay ka na lang kasi yun at araw-araw na lang. Nalilihis ang totoong issue sa PhilHealth na korupsyon. Nalilihis yung issue doon sa mag-ina na pinatay ng harap-harapan. Amen? Doon sa, saan ba yun? Sa Tarlac? What I'm saying is that, you know, pleasures, you know? Ano yung naging dahilan? Because they were seeking for pleasures. Because they thought that pleasures are found in these things. Party drugs, alcohol, being with people that you think are will make you happy. But Psalm 16:11, it is in the presence of God that you find true pleasure. It is in the presence of God that you find the fullness of joy. Amen? Praise God. 1 John 5:11 to 13. "And this is the testimony that God gave us. He gave us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son of God has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believes in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." So you can know that you have eternal life. If you read the Word of God, if you read the Bible, you can have assurance that you have eternal life. How can you know that you have eternal life? Sabi po sa ating binasa, if you have the Son of God. Who is the Son of God? Jesus Christ. Kaya nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, before I was so scared of dying. Honestly, as a young kid, kapag ako'y nasusugatan, may dugo na lumabas sa katawan ko, natatakot ako. Kala ko pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ako ba ay lilipad-lipad sa kalawakan? Saan ang destino ko? Saan ako pupunta? I was so scared. Honestly, truthfully speaking. Amen? But when I read
this verse, 1 John 5:11 to 13, wow, all of my questions have been answered. Amen? That I can have eternal life. That I can know that I have eternal life. Hindi yung baka sakali. Hindi yung pag natsambahan, edi makapasok ng langit, pag medyo minalas-malas, baka hanggang ano lang, purgatorio lang, or limbo lang. Amen? But 1 John 5:11 to 13, praise God for the truth of the Word of God. I know that I have eternal life. I have the assurance that I have eternal life. That whatever happens to me, I have no worries because I know that I have the Son. And whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. That is very clear. Amen? Kapag wala raw si Kristo, the Son of God, in your life, you have no life. Even though you have life, physical life like that, meron tayong energy and meron tayong physicality to be able to say that we are alive and well. But the truth is, itong nakikita mong ito ay panlabas lamang because the true nature of being, Rasgo Carillo, is the one that is inside me. Meron pong tatlong elemento ang pagkatao natin. We are made of body, which is the outside, facade. We are made of soul and spirit. There are two school of thoughts on that. Ang soul and spirit is one and the same. Pero merong isang school of thought na nagsasabing the soul is different, the spirit is different. The spirit is the one that came from God, na inihinga niya sa Genesis nung tayo ay kanyang nilikha. He breathed upon us. Amen? His life, kaya tayo po ay created in His image and likeness. On the other hand, the soul is the seat of our emotion. So, iba raw yun. Pero, they are all both spiritual elements. Na kapag namatay na itong panlabas na anyong ito, ito po ay babalik sa alikabok, sabi ng Bible, this body will go into dust and will decay, but the soul and the spirit will continue to live on. And that is the question. Where does your soul and spirit go if you die? Amen? So, ang kinagisnan nating paniniwala ay pag ito ay bagong kamatayan, 40 days munang naglalagalag dito sa mundo. 40 days muna siya, magpapaikot-ikot, dadalawin, nagpapakita, nagpaparamdam. At pagkatapos noon ay aakyat na siya kung saan man siya dapat pumunta. Kapag hindi pagganap yung kanyang kaligtasan, kasi marami pa siyang dapat na ayusin, doon siya sa purgatorio. At habang nandun siya sa purgatorio, pinapagdasal siya ng mga kamag-anak niya dito sa lupa. Habang mas maraming dasal, padasal at padasal, unti-unti siyang aakyat-aakyat sa langit. Which is a very, very, you know, lying principle or doctrine to deceive people. Sapagkat kapag ganun po ang nangyari, then what the Lord Jesus Christ has done on the cross is nothing. Mawawalan po ng kabuluhan yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang kaligtasan pala, yung pagpapadasal mo na lang, pagpapadasal, unti-unti kang maliligtas. Eh, asan na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Kung madadaan pala sa padasal. Eh, ang problema nito, kung wala ka ng kamag-anak na nagmamahal sa'yo at magpapadasal sa'yo, amen? May bayad pa naman pag nagpadasal ka. Diba? Tatawagin sina manang, lahat ng mga manang, ay pupunta sa bahay mo at paulit-ulit na magdadasal. Pagkatapos nung pakakapihin mo, pakakainin mo ng suman, pagkatapos bibigyan mo sila ng pera. Para mas maraming dasal, mas maraming, amen, mas maraming tsansa na umakyat ng langit. All of these are traditions that we have been taught by our religion, which has no biblical basis at all. Amen? And so the Lord is calling us, especially Filipino people, God is calling us to the truth. And the truth is that there is only one way to heaven. There is only one mediator between God and man, that is the Lord Christ Jesus. At kung siya po ay ating tinanggap sa buhay natin, tayo po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 5:11-13.
And so that we may know that we have eternal life if we have the Son of God. And if we do not have the Son of God, then we do not have eternal life. It is appointed unto man to die once, and after that, the judgment. Amen? Pagkatapos mamatay ng tao, huhukuman siya kaagad. Pupunta siya sa langit kung siya ay merong Kristo sa puso. 1 John 5:11 to 13, he has the Son of God in his life. He knows that he has eternal life. Diretso po ng langit yun. Yun ang sabi ng Bible. Wala na pong iba pang katuruan patungkol dyan. At kung hindi ka naman nakakilala, kagaya nung matandang mayaman, doon sa account ni Lazarus, ng matandang mayaman at ng mayaman niyang kapitbahay, pumunta po ng, yung mahirap, pumunta ng langit. Yung mayaman na pinaglilimusan niya ay pumunta po ng impyerno. At nado siya sa impyerno. Sumisigaw siya. Sabi niya, Amang Abraham, pwede ba tuluan mo ng kahit isang patak yung aking bibig sapagkat sobra po ang paghihirap ko dito. So, heaven and hell are real. Totoo po ang langit at impyerno. Pero hindi po natin kinakailangan pumunta ng impyerno sapagkat binigyan po ng daan ng Panginoong Hesukristo ang ating buhay para makapasok ng langit nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? And the fact is, when He did that, it is not because we are deserving. Amen? In John 15:16, sabi po doon, You did not choose me, but I have chosen you. Amen? Hindi po tayo ang pumili. Tayo po ang pinili ng Diyos. At sino tayo? Grabe, no? Sino tayo para piliin ng Diyos? What do we have that God has to choose us? What can we boast of that God has to choose us? Bakit tayo pinili ng Diyos? Tingnan mo yung buhay natin. Tingnan mo yung mga qualifications natin. Wala tayong may pagmamalaki, di ba? Pero tayo po ay pinili ng Diyos. John 15:16, very clear. You did not choose me, but I have chosen you and commissioned you to go into all the world to bear fruit. Bakit daw po tayo pinili ng Diyos? Bakit po niya ako pinili? Bakit kanya pinili? To go into all the world to bear fruit. Para mamunga. Amen? Kaya hindi lang nagtatapos nang tayo po ay naging Kristiyano, iniligtas ng Panginoon, nagkaroon ng assurance of salvation, kundi kinakailangan po, it goes beyond that. What is the next step? That we should bear fruit. And if so, if we do not bear fruit, we are out of the will of God. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka na hindi ka namumunga. Sapagkat sila na mga tunay na nakakabit sa sanga, He is the vine and we are the branches. Ang Panginoong Hesukristo ang vine at tayo po yung mga sanga. Kapag tayo ay nakakabit sa sanga, hindi pwedeng hindi tayo mamunga kasi nakakabit tayo sa sanga. You know, the nutrients, the spirit, the power flows through us. And so if we are not bearing fruit, there is something wrong with us. We might be out of the will of God. We might be in a backsliding state. We might be in a lukewarm state. Or we are just, you know, totally out of the will of God. Because the true Christians, the true, you know, sons of God should bear fruit. And the Lord says, your fruit will last. Amen? It is not only that we bear fruit, but this fruit will last. Hanggang saan? Hanggang sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Nananatili. Why? Because there are so many who have started. They started out right, but they ended out bad. Why? Kasi hindi sila makakasama o hindi sila makakasama sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat hindi naman sila nag-last. Okay. So, makikita po natin ang buhay natin ay tinawag tayo. Pagkatapos tayong tinawag na isang Panginoon na tayo ay mamunga, to bear fruit in whatever God is calling us to do. And not only that we bear fruit, but that fruit lasts forever. Amen? Ito po ay manatili. Dito po nagkakatalo. Madali ang maborn again. Tumanggap ka lang, sumunod ka lang sa Panginoon, magtaas ka lang eh.
madali. Amen? At tanggapin mo lang si Kristo, Kristiyano ka na, born again ka na. At madali rin ang mamuha, sumama ka lang sa mga misyon. Amen? Pag-ministeryo ka na, namumuha ka na. Pero ang pinakamadugo at pinaka-challenging sa lahat ay yung makapanatili ka. Dito po, marami ang bumagsak because they were not able to last. Ang usapan po kasi dito ay makatagal ka, makapanatili ka. Hanggang kailan? Hanggang sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, kung hanggang rapture man yan, hanggang rapture man. Amen? To last. Amen? Yun po ang kinakailangan. Because whatever we ask of our Father, He will give it to us. Amen? So, ibibigay ng Lord kung anong kailangan natin para makapanatili. Amen po ba? Amen. At kanina po nung nag-blow ako ng candle, lagi ito ang aking birthday wish eh. Amen? Ang Lord, ang matapos ko, ang pinapagawa mo sa akin. Kasi walang kwenta ang lahat ng ginawa ko kung sa huli, hindi ko matatapos at mapapanatili. Amen? Yun lang po yung aking laging sinasabi sa Panginoon. Hawakan mo ako, Lord, ng mahigpit that I may be able to do your will until the last breath of my life, kung ganun ang mangyayari, or until the rapture comes, that I may be able to do the will of God in my life. Amen? Amen. So that is what the Lord wants us to do. Amen? To bear fruit, and that fruit will last forever. That is why every year you are able to blow your candle on your birthday cake, because God again has preserved you. God again has enabled you. God again has been with you, faithfully going through with you in your journey. God is preserving us every year. That's why every year we are able to blow our candles. That's why I always say that to the Lord, Lord, you have preserved my life again. That's why I am here again. Amen. Nandito na naman ako. Isang taon na naman. Kasi preserba mo ako. At ganun po ang katapatan ng Panginoon sa atin. Amen? So, number one, why we need to celebrate our birthdays is that so that we can celebrate the life that God gave us. And then number two is to remind us of all that God has given us. So, when we came to know the Lord, it is not only that He has saved us, but also He has blessed us. Amen? Because God wants to satisfy us with good things. Sabi po ng James 1:17, every good and perfect gift is from above. Mula sa Panginoon ang lahat ng perpektong bagay na dumadating sa ating buhay. Minsan kahit na hindi mo hinihingi, hindi mo hinihiling, kumisan, Lord, kasi hindi ka naman, halimbawa ako, it's not my personality na magluho, praise God, pero kumisan kahit na hindi mo hinihingi, binibigay sa'yo. Diba? Kahit na hindi yun ang ano mo. Ang Lord, iba eh. Kapag pinapatay ka na doon, saka kanya bibigyan. Pinatay na ako ng Lord, sinurrender ko na nga lahat eh. Nung nag-full-time ako, lahat ng relo ko, sinurrender ko sa Lord eh. Binenta ko yung relo ko para may ano ko sa ministry. Yung huling-huli kong relo. Si Pastor, yung kanyang quintas na gold, Saudi gold, binenta niya yun. Pinapatayo ng poste ng iglesia, ng church. 18,000 niya yata na ibili. Way back then, in the 1980s, malaking pera na yung 18,000. Sapat para may ipundasyon sa iglesia. Amen? So, nung tayo po nagsimula sa ministry, hubaran. Amen, hubaran. Hinubaran tayo ng Lord. Tinanggal niya lahat. Yung bakon ko nung nag-full-time ako na relo, na Seiko 5, mahal yun noon kasi original. Nirelease ko yun sa Panginoon. Doon po talaga, patayan talaga eh. Laglagan talaga sa offering bag eh. Lahat, di ba Nay? Alahas, relo, bank book, libreta, ATM card, nilalaglag po sa ano? Sa offering. Amen? Kaya yung first fruit ngayon, once a year lang yun. Hindi po mabigat yun. Amen? Pero kapag tayo po'y sumunod at tinawag ng Panginoon, mayroon siyang pinapasuko. Subukan lang natin na isuko. Subukan lang natin na sumunod minsan. Amen? At makikita mo kung kayang ibalik ng Diyos siya ng higit pa.
Eh ngayon po, hindi po ako mahilig sa relo, pero salamat sa Panginoon kasi ang dami nagbibigay ng relo. Yung mga relo hindi basta-basta. Kasi naalala ko, Lord, bakit puro relo yung natatanggap ko? Hindi naman ako nag-aalis, hindi rin ako masyadong mahilig sa relo. Naalala ko, nung nag-full time ako, ang naisuko ko sa Diyos ay yung relong baon ko nung nag-full time ako. Amen? At ngayon, pinapalitan ng Lord at pinapatunayan ng Lord. Na kapag kaya nating isuko ang hinihingi ng Diyos, papalitan niya yun, higit pa sa yung inaasahan. Amen? So we celebrate our birthdays so that we will be reminded that God has blessed us. Has blessed us beyond our imagination. Has blessed us beyond our expectations. God has blessed us beyond what we can ever ask or think. Amen? Higit pa sa ating mga inaasahan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Saan ka nakakita na bag eh, ang halaga 120,000? Kung ako lang hindi ako bibili ng ganun, eh binibigay eh, libre. Tanggapin mo. Amen? Kasi binibigay naman ng libre. Pero kung ako lang, hindi ko kayang gawin yon. Amen? Pero gustong patunayan ng Diyos na kaya kanyang bigyan higit pa sa iyong inaasahan. Bakit? Sapagkat siyang may-ari ng langit at lupa, lahat ng kayamanan ng daigdig, at ang mga bagay nito ay maliit lamang. Sapagkat hindi mo inilagay ang puso mo dito eh, simula't simula pa. Kaya alam ng Diyos kapag ibinigay ng Diyos sa'yo to, amen, parang dadaan lang sa'yo, thank you Lord, pero hindi nakalagay ang puso mo dito. Amen? Hindi nakalagay ang puso mo sa mga bagay na material, sapagkat ang puso mo ay kailanman hindi papaling. Ang focus mo ay sa Diyos at sa Diyos mananatili. Yung mga Israelita, sa Joshua chapter 4, verses 1 to 7, God commanded them to put up stones to remind them of what God has done for them. Amen? Inutosan ng Diyos ang mga Israelita na magtayo ng mga bato. Amen? Parang mga monumentong bato, monuments of remembrance, to remind the Israelites what God has done for them, what God has given them. At sa buhay po natin, ang mga birthdays natin kapag dumarating should be a moment for us to sit down and think of all that God has given you. Amen? Tingnan mo lahat ng mga ginawa ng Diyos. Ano ba ang mga binigay sa iyo ng Diyos? Binigyan ka ng kagandahan, di ba? Binigyan ka ng isang magandang buhay. Binigyan ka ng kalusugan. Amen? Binigyan ka ng health. Binigyan ka ng pag-ibig. Dati, hirap kang magkunibig, magmahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal o hindi ka ibig-ibig. Amen? Binigyan ka ng kapayapaan. Dati, konting kibot, natataranta ka. Pero ngayon, kahit na ano pang mangyari sa buong mundo, carry lang, di ba? Kasi meron kang kapayapaan nagmumula sa Diyos. Binigyan ka ng kagalakan. Dati, ang hirap ngumiti. Kasi puro problema ang naiisip mo. Pero ngayon, kahit may problema ka, meron kang joy. Amen? There is joy in the presence of the Lord. Amen? At syempre, kung meron ka nga lahat ng bagay na ito, eh how much more yung pera? Maliit na bagay. Maliit na bagay sa Panginoon. Amen? Kasi binigay nga niya buhay niya para sa iyo eh. Pera pa. Magkano kailangan mo? You receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap sapagkat hindi ka humihingi. Ask and it shall be given unto you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened unto you. Humingi ka, hilingin mo. Amen? Praise God. So, nito pong nakaraang birthday ko ay maliban po sa mga bagay at mga material na pinagkaloob po ng mga mahal natin ay amen, pati pera. Nagbigay po ng pera yung isang hinipo ng Panginoon. At yung nga sinasabi ko, money. Money is such a small thing for the Lord to bless you and to give you. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, ang una ko pong sinuko ay yung pananalapi. Pera. Amen?
dumating sa puntong dati, ang dami kong pera kasi ako lang nag-aaral dito sa Maynila. Ang allowance ko pag bumarating, ganun na lang. Pero nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, walang pera yung bulsa ko. Kahit tataktakin ko yung bulsa ko, wala akong maano eh. May benching ko ba doon? Tama lang yung pambili noon ng White Rabbit. At saka, ano ba yun, yung mentalized na, ano, na candy. Tama lang yun. Amen. Pero praise God, kasi kahit wala akong pera, masaya ako. Masaya ako. Amen. Kaya, hindi ko maintindihan yung mga tao kapag walang pera, ay natataranta, nalulungkot. Hindi po pera. There's more to money in this world. Amen. Kaya nakakalungkot po, sa Japan po, mas marami po ang nagpapakamatay sa kanila kaysa namamatay sa COVID. The suicide rate in Japan right now is 16% up than last year because they are now on the third wave of the COVID ravish doon sa kanilang bansa. At ang pinakamalungkot doon, hindi po sa COVID namamatay ang mga Hapon, sa pagpapakamatay, sa suicide, because they lose hope, because they close their stores. Sinara nila yung mga businesses nila. Actually, sa Japan nga, bawat Hapon, kay bagong panganak, matanda, bata, basta lima kayo sa pamilya, bawat isa sa inyo tatanggap ng $1,000. Bawat isa, ha? Nagpapakamatay pa rin sila. Eh, dito nga sa Pilipinas, eh. Dito sa Pilipinas, magkano? 5,000? Hindi pa lahat nakatanggap nun, ha? Wala akong natikman kahit isa. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero, praise God, kasi hindi sa kanila galing ang blessing ko, hindi sa gobyerno, kundi sa Panginoon. Amen? Amen. At yung 5,000, amen, na amelioration fund, eh, praise God, kasi kahit hindi ako bigyan ng gobyerno noon, bibigyan ako ng Panginoon doon, hindi lang 5,000, 5,000,000. Amen? Pero nakakalungkot po doon sa Japan, nagpapakamatay sila. Sabi ko, bawat isa meron, bawat isa, kahit bagong panganak, may $1,000. That's equivalent to what? 50,000 pesos? And they're still not happy. They still kill themselves. Amen? Samantalang lahat sila nakatanggap. Pero sa Pilipinas, praise the Lord, ang mga Pilipino kahit walang matanggap. Amen? Laban kong laban. Amen? Ano yung COVID na yan? COVID na yan. Ngayon nga, ang mga tao, wala na. Hindi na sila natatakot, di ba? Amen? Kasi we realize that, you know, there's more to COVID. There's more to life, you know, than COVID. There's more to life than, you know, bankruptcy. There is more to life. Amen? Merong pag-asa. Merong pag-asa. Lalo na kung tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? And so, this should be a time of remembrance. You remember all the great things, the good things that God has given you. Health, love, peace, joy, money, blessings. Amen? So, gaano man ito kalaki o kaliit, God has blessed us with so much. And so, we should take it as an opportunity to appreciate the Lord, to thank the Lord, to be grateful to the Lord because He has blessed us. He has given us so much. Amen? And we appreciate that. Sa Philippians 4:19, my God will supply all my needs. All my needs. And the Lord has proven that to me. Kaya binigay niya sa akin yung kantang ano eh, my God will supply all my needs. He knows every longing of my heart. Nagawa ko tong kantang ito sa gitna ng mahigpit na pangangailangan ko. Sa panahong parang wala akong nakikita. Sa panahong parang kabaliktaran lahat ng pangako ng Diyos. Pero sa kabila nun, dinideklara ko that my God will supply all my needs. My God knows the longings of my heart. That even beyond words, you know, He knows me. He knows me. Kilala niya ako, alam niya pangangailangan ko. Hindi ko na kailangan magsalita eh. Hindi ko na kailangan magbuka ng bibig sapagkat ang Panginoon, kilala niya ako. Alam niya ang pangangailangan ko. And so I was able to compose that song, my God will supply all my needs. He knows every longing of my heart. Amen?
At yun po ay basa sa Philippians 4:19. And my God will supply all my needs according to His riches in glory. Amen? So, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Amen? Kahit na wala po tayong $1,000 na binibigay ang gobyerno. Amen? Kahit na 5,000 lang yan or 8,000 lang yan. Amen? Ang Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala natin. He is the source of everything. He is the source of all our blessings. And in this, ito pong birthday ko ay nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na isa-isahin lahat ng blessings ng Lord sa akin. And He has been so great. He has been so good. Amen? Amen. Verse 3. To remind us of how God cares for us. Amen. Mabalik ko that. Mabalik ko muna. Naalala ko nitong nakaraang Pasko. Meron akong isang kakilala. Sabi niya, pwedeng mamasko kasi alam ko mayaman ka eh. Praise God. So, binigyan ko po ng regalo, tuwan-tuwa. Amen. Kasi ang alam nila, mayaman po ako. Mayaman naman talaga ako. Kasi mayaman ang Diyos ko. Amen. Yun ang perception nila. Amen. Eh, nakadurango ka gano'n naman eh. Praise God. Sa verse, sa pangatlo po, sabi doon, to remind us, we celebrate our birthdays to remind us of how God cares for us. Amen? So, maliban na tayo po ay pinapagpala, binibless ng Lord, tayo po ay kinikare ng Lord, inaalagaan ng Lord, iniingatan ng Lord. He cares for us. Just like what He did with the Israelites. The Israelites were wandering in the desert for 40 years. What could have been finished in 40 days, sila po ay nagpaikot-ikot sa ilang ng 40 years. Pero sa kabila nung paikot-ikot nila sa ilang, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Every day, merong lumalaglag mula sa langit na mana from heaven. At hindi lang yon, may quail pa. Amen? Merong pang mga ibon para meron silang karne, meron na silang tinapay. Kumpleto. Ganun po ang Panginoon sa buhay din natin. Every day, His love is renewed. His mercies is renewed and His care is being shown to us every day of our lives. Because sabi ng Psalm 37 verse 3, trust in the Lord. If you just trust in the Lord and do good, you shall dwell in the land and truly you shall be fed. Ikaw ay pakakainin ng Panginoon kagaya ng ginawa niya sa mga Israelita. Sila po ay pinakain ng Panginoon. Every day, saan ka nakakita nalalaglag mula sa langit? Amen? Literally, coming from heaven, manna coming down from heaven. And so when you feel like God is abandoning you, when you feel like God is too far away from you, when you feel like God is no longer involved in the affairs of your life, or do you even wonder if God still really cares for you? Because it seems like your world is tumbling down. Parang nagsisirko-sirko na yung buhay mo at hindi mo na alam kung saan papunta. Kaya sa tingin mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Sa tingin mo, hindi ka na pinapakialaman ng Diyos. Sa tingin mo, God does not care for you. But the truth is, God cares. Amen? When David said in Psalm 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? David was at the lowest point in his life. He was at the lowest point in his life. He had a great calling. He was a king. He was called to be a king. At threefold yung kanyang, ang kanyang anointing. Kingly anointing, prophetic anointing. At saka priest, he is also a worshiper. He leads people in worship. Pero dumating sa puntong he was at the lowest point in his life. That he was able to say, my God, why have you forsaken me? The same words that have been uttered by the Lord Jesus Christ on the cross when he was about to die. He said, my God, why hast thou forsaken me? Kinote ito ng Panginoong Jesucristo. And at that time, Jesus Christ was also at the lowest form of his earthly life, lowest point of his earthly life when he was about to die. But the dying is just the beginning. Because after the dying comes the glorification.
the Lord Jesus Christ was glorified after His death. In the same manner, when we are going through the lowest point of our lives, let us just go through it. Amen? Hayaan lang nating daanan. Huwag po tayong kumalag. Huwag po tayong magreklamo. Huwag po tayong magrebelde. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat sabi sa Psalm 37 verse 3, trust in the Lord and continue to do good so that you will dwell in the land. Amen? Upang ikaw raw ay makapanatili sa land na pinamis ng Panginoon, magtiwala ka sa Lord. Isaiah 41 verse 13, for I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, for I am the one who helps you. Amen? Fear not, huwag ka raw matakot, sapagkat ako ang tutulong sa iyo. So ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, tayo ba'y nasa pinakamababang bahagi ng buhay natin that we are about to give up? We are about to lose hope. We are about to say, God, you don't care about me. I am crying out to you. I am seeking out to you, but it seems like you are not listening to me. Amen? So tingnan natin bakit hindi natin nararanasan yung tulong ng Diyos. Ipangako ng Diyos yun. Amen? It is God's promise that He will help us. It is I, the Lord, who will help you. Amen? But why? Why does help, you know, is not being experienced in our lives? Hindi po natin nararanasan. Then let us check ourselves. What is it that is hindering us from experiencing the help of God? Because God promised to help us. But we do not experience the help that God has promised us. And so we examine ourselves. What hinders us from experiencing the great promises of God? One of which is help from above. Amen? Whatever we are in right now, are we suffering from an incurable disease? Are we suffering from financial bankruptcy? Are we suffering from relationship trouble? Our family is on the verge of breaking up. Our family is on the verge of separating. Are we suffering through all of different kinds of struggles and troubles? God has promised help. Pero pag hindi natin nararanasan, tanungin natin ang sarili natin. Meron tayong humahadlang. Amen? At ano yun? Sabi ng Isaiah, hindi maikli ang aking kamay para hindi kayo maamon. Hindi ako bulag para hindi kayo makita. At hindi ako bingi para hindi ko marinig ang inyong pagtaghoy, ang inyong pag-iyak, ang inyong paghingi ng tulong. Pero may humahadlang, ano yun? Kasalanan. It is sin that hinders the help of God. It is sin that hinders the blessings of God. And so if we are living in sin right now, let us first repent. Let us first, you know, repent of our sins. Ang una nating gawin, ang unang hakbang ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Iwanan natin ang ating mga kasalanan sapagkat ang kasalanan po ang humaharang sa ating blessing. Kapag tayo po ay nakapagsisi ng kasalanan at nagsuko ng buhay sa Panginoon, then the heavens will open and the blessings of God will pour out in our lives. Not only for us, but our families. Amen? Ang blessing po ng Lord ay aagos, dadaloy. Amen? Hindi lamang sa atin. Maging sa ating mga mahal sa buhay. Maging sa ating mga inapo. Fourth generation. Kapag hindi naman tayo nagsisi, hindi blessing ang dadaloy, kundi sumpa, curse ang dadaloy. And so you choose this day. Which do you prefer? Blessing or curse? Amen? Repentance or rebellion? So we have to decide because it is the Lord who promised He will help us. Psalm 34, 17 to 18. When the righteous cry for help, the Lord heals them. The Lord hears them and delivers them out of all their troubles. Out of all, not all, and not some, but all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. So if you are brokenhearted, you are hopeless, you are crushed in spirit because of the things that you have been going through in your life. I don't know what that is, but
you know, alam mo kung ano yung pinagdadaanan mo, and it has pushed you to your limit. You are so brokenhearted. You are crushed to your spirit. The Lord is close to you and He wants to deliver you out of your trouble. Out of your trouble. Amen? God has promised that, and I am always hang on to this promise of God. Whenever I am in trouble, big or small, I always hang on to this promise of God. Sabi mo, Lord, you will deliver me from all of my troubles. From all, Lord, this is not accepted. Itong aking pinagdadaanan ngayon, you will deliver me. And every now and then, God will truly, you know, work His way out. Amen? Amen. Tumikilos ang Panginoon. Naririnig niya ako. Naririnig niya tayo. At tayo po ay handa niyang tulungan when we cry for help. Amen? Amen. So it is time that you cry for help. Amen? Do not be arrogant. You need God in your life. Even if you have money, even if you have millions of money in your bank account, your disease is incurable. It is not your money, it is not medicine that can cure you, but it is the help of God. Yes. And the only thing that you have to do is humble yourself before the sight of God and repent from your sins. Because the Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. And so today, God will give you a chance to know Him in the truest way. And that if you will surrender your life to Him today, your life will be changed just like He changed mine. Amen? Sa Isaiah 49:15, can a woman forget her nursing child that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Amen? Kahit daw ang nanay, kalimutan niya yung baby na kanyang isinilang, yung kanyang anak na kanyang, sanggol na kanyang isinilang, pero ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo lilimutin. He will never forget us. Amen? Because God cares for us. Even if sometimes you feel like God has forgotten you, but in reality, He has not. Amen? Hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for you. What do you have to do? You cast all your cares. You cast all your burdens to the Lord. Because why? Because He cares for you. That is the very simple reason. Dahil mahal ka ng Panginoon. May pakialam siya sa'yo. He cares for you. He loves you. He died on the cross for you. And so what do you have to do? You just cast all your burdens. That means, ibigay mo sa lahat. Lahat ng kabigatan mo, amen, na binabata mo, amen, it is so hard. Mabigat, mabigat eh, kasi kinakaya mo eh. Pero you can only do as much. You can only carry as much of a load. And so if you get tired, what do you have to do? You just surrender everything to God. It makes it easier. Pag binigay mo na sa Kanya, gagaan, di ba? Ayaw mo pa nun? Meron nagbo-voluntaryo. Ako na lang magdadala ng kabigatan mo. Si Lord yun, nagbo-voluntaryo. Bigay mo raw sa Kanya, siya magdadala. Amen? Pero, napakahirap nating bitawan, no? Ayaw nating bitawan. Gusto natin talaga tayo yung kumakarga eh. Para bagang tayo yung mga superman at superheroes na kaya nating kargahin. Samantalang eto na nga si Lord. Sabi niya, cast all your cares upon me. For I care for you. I can carry that. I can carry that for you. Amen? At saka yung pinaka-paborito kong analogy, yung doon sa probinsya, yung nagsusuon siya ng mga gulay na mabibigat. Amen? Tapos may dumaan na kalabaw na merong kariton. Sabi niya, akin na, ibigay mo na sa akin yan. Kawawa ka naman. Bigat-bigat nung dinadala mo. Ay, salamat, sabi niya. Tapos pumasok siya sa kariton. Pagdating niya sa kariton, sabi niya, ba't ang bigat-bigat pa rin? Kasi nakaupo na siya sa kariton, pero bit-bit pa rin niya sa ulo niya yung mga gulay niya. Hindi naman niya binaba. Magkaminsan, ganun tayo. Akala natin, binigay na natin sa Lord, pero hindi. Hindi natin mabitaw-bitawan. Kasi kinakarga pa rin natin. Amen? Kaya nagtataka, yung may-ari ng kalabaw, bakit hirap na hirap pa rin yung kanyang pasahero? Eh yung pala, hanggang doon nakaupo na siya sa kariton eh. Bit-bit pa rin po niya. Magkaminsan ganun po tayo, ano?
Akala natin, kaya natin eh. And so we carry all our burdens. And so, we are so burnt out. Tayo, kinakaya natin ng tayo lang. Kaya pagdating ng panahon, napapagod tayo. Pag napagod tayo, gumigive up tayo. Pag gumive up tayo, wala na. Diba? Ang hirap nun. Baka abutan tayo, nandun tayo sa ganung kalalagayan ng rapture. Nawa po eh, hindi ganun. And so, I always pray. Kanina, ganun yung aking ano eh. Hindi lang para sa akin, kundi para sa nag-wish sa akin na lahat kami, Lord, dito magtatapos ng kalooban mo. We will finish your will, Father. We will finish it to the end. Amen? And one of the things that we have to do to finish it is to cast all our cares upon the Lord. Sapagkat malayo pa yung ating lalakbayin. Marami pa tayong bubuhatin. At kapag binuhat natin ang binuhat yan, mapapagod tayo. Di ba, Nay? Amen. Pero may pangako ang Lord kapag binigay natin sa Kanya, because He cares for us, everything will be okay. Psalm 55:22, cast your burdens on the Lord, He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ang ganda ng kantang yan. Cast your burdens upon the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. As for me, I will call upon God. I will call upon the Lord because He will sustain me. And He will not permit me to be moved. Amen? Hindi ako tutumba, hindi ako babagsak sapagkat hindi papayagan ng Panginoon yon. If we cast our burdens on Him. At syempre, Psalm 23 verse 1. Amen? Lahat po ito mga favorite verses ko. I'm just sharing it with you. Baka gusto nyo rin para, amen, this is the sustaining verses that I have always clung on or hang on in my life. Of course, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? The Lord is my shepherd. Siya ang aking pastol at hindi na ako magnanasa pa ng iba. Basta nasa akin si Jesus, I shall not want. Amen? And Hebrews 13:6, so we can confidently say, the Lord is my helper and I will not fear. What can man do to me? Nung nag-full-time po ako sa Lord, ito po pinanghawakan ko. What can man do to me? Sapagkat nagalit ang mga tao sa akin. Nagalit ang marami sa akin nung nag-full-time ako sa Lord. At ito po yung revelation ng Lord sa akin. I can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? They can say whatever they want. They can think whatever they think. I don't care. What can man do to me? What I fear the most in my life is what can God do to me. Amen. Amen. If I abandon His calling, if I do not do His will in my life. Amen? Kapag hindi ko po ginawa yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Yun po ang pinakatakutan ko sa lahat. Okay. At ang pinakahuli po kung bakit birthday po ay binibigay ng Panginoon sa atin, is to remind us of His purpose in our lives, of His calling in our lives. Because all of us have been called by God for a purpose. Naniniwala ba kayo doon? Na hindi po tayo nailagay sa mundong ito ng aksidente lang? Meron po purpose ang buhay natin. We have a purpose to fulfill. We have been put into this earth for a purpose. But the enemy, Satan, does not like that. Does not like that we discover God's purpose in our life. And so everything the enemy does to, you know, deviate us from our focus in seeking the will of God. Lahat ng bagay ay ginagawa ng Diablo para tayo i-wrong focus. Sapagkat ayaw ng Diablo na madiskubre natin at malaman natin at magawa natin ang dakilang purpose ng Diyos sa buhay natin. Ayaw na ayaw niya yun. Eh lahat ay ginagawa niya, nagdo-double time siya para harangin ka, para hadlangan ka, para hindi mo gawin ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kapag hindi mo ginawa ang purpose sa buhay mo, panalo ang Diablo. Pero kapag ginawa mo ang purpose, ang will,
ang calling ng Diyos sa buhay mo, kung bakit kanya tinawag para maging Kristiyano at ma-born again, panalo ang Diyos sa buhay mo. Amen? At yun ang lagi kong pinangahawakan. I will do the will of the Father and I will finish it until the end. Sapagkat sayang yung 30 anyos ng pinaglingkod ko. Sayang yung 30 anyos ng pagka-Kristiyano ko kung sa huli hindi ko matatapos at magaganap ang calling ng Diyos sa buhay ko. Amen? So the enemy does not like that. He wants us to live our lives aimlessly. He wants us to live our lives without purpose. Kagaya po ng mga kabataan ngayon, walang purpose ang buhay nila. Kaya siklutin sila dito, siklutin sila doon. Tawagin sila dito, tawagin sila doon. Uy, mag-party tayo, punta kayo dito. Pagkatapos nun, yun na pala yung huling party nila. Sapagkat darating ang trahedya. Amen? So young people should realize that you have a purpose. And your purpose is not to waste your life. Your purpose is to discover the purpose of God in your life. And once you do that, you should be able to finish it. Sa Psalm 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. So it is God who fulfills His purpose for us. Amen? But we should be able to discover it and do it. Amen? Kasi ang Diyos ang tutulong sa atin, pero tayo po ang gagawa nun. Because God is in the business of accomplishing His purpose in our lives. He is in that business. God is in the business of accomplishing His purpose in our lives. On the other hand, Satan is in the business of destroying God's purpose and calling in our lives. He will do everything and anything para ilayo ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat pag nagawa niya yun, tagumpay siya. Amen? And so, if you are planning to abandon the calling of your God, because there are many purposes, merong general purpose. Ano yung general purpose ng Diyos? It is God's general purpose to us to be saved, for us to be saved. Amen? Yan yung mga general purposes. It is God's general purpose for us to live a holy and righteous life. Magkaroon tayo ng changed life after that. These are general purposes. It is God's will and purpose for us to love Him with all of our heart, our mind, our might. Amen? Mark chapter 12 verses 30 to 31. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your might. Amen? Yun po ang general purpose and command ng Diyos sa atin. Pero pagkatapos nun, you have to know the specific purpose of God in your life. Your calling. Alamin mo kung ano yung calling na pinapagawa sa iyo ng Diyos. At once na malaman mo yun, ito po ay gampanan natin ng may katapatan. So how do we know God's calling in our lives? Number one, you seek. Amen? Seek and you shall find. Hanapin mo. You discover it. How do you discover it? By observing and being sensitive to the people around you, to the things and circumstances that are happening around you, because sometimes God uses circumstances and people to confirm His purpose in our lives. Amen? Especially godly people. Amen? So, surround yourselves with godly and mature people and they will lead you to your calling. They will point you to your calling. And sometimes, we don't even believe it. Mahirap paniwalaan. Kasi hindi ako pastor. Ano ba naman si pastor? Sabi niya, pastor daw ako. Eh, hindi ako pastora. Ako ay isang nanay lang o ako ay isang sister lang. But, you know, if you seek God, you will find God. You will find the purpose of God in your life. So number one, how do you know God's purpose in your life? You seek it. Amen? When God called me, I began to have this uneasiness in the things that I was doing right at that moment. Hindi na ako masaya doon sa ginagawa ko. Minsan yun ang red flag. Yun yung sign na hindi na yan ang pinapagawa ng Diyos sa'yo kasi hindi ka na masaya. And I was in medical school studying to be a doctor and taking up medicine. I was, you know, reading piles and tons of books. But my heart was no longer there. My heart was in my Bible. Andito yung Bible ko, andito yung mga medical books ko. Ang pag
ang ending, isasara ko yung mga medical books ko, tapos babasahin ko yung Bible. Kahit na magdamag, binabasa ko yung Bible. Binabasa ko yung Bible. At habang binabasa ko yung Bible, grabe, maigting na maigting yung panawagan ng Diyos. Nangungusap siya, tumatalon, nagre-rema, bawat sa ta... Wala akong alam sa rema noon, ha? Wala akong alam sa rema. But I was resisting it because I know that I have a plan, I have a dream, I have a vision in my life. Not only my dream, but my family's dreams. I wanted to please them. I wanted to make them happy. That's why I wanted to be a doctor. But God was calling me so persistently, persuasively, that He was not allowing me to sleep. I was no longer contented. Nililiglig niya ako. Wala akong kapayapaan. Hindi ako masaya sa ginagawa ko. But still, I ignored it. Because I did not want to do it. Amen? But you cannot, you know, you cannot fight the calling of God. Hindi mo talaga siya malalabanan ang tawag ng Panginoon. Because the Lord will fulfill His purpose for me. Amen? Psalm 138 verse 8. The Lord will fulfill His purpose for me. His steadfast love endures forever. So, isang araw po, I decided to go on full-time ministry. I left everything behind and followed the calling of God. And that is to be a messenger of the gospel in the last days, to be used by God in the last days. And I'm so blessed and privileged because this is the last of the last days. Wala na pong darating. Ito na yun. And so, Lord, I make myself available. Ano pa gagawin ko sa buhay ko? Darating ka na. Amen? What shall I do with my life? Shall I waste it? Sasayangin ko pa rin ba ito? Gamitin mo na, Lord, because this is the last of the last days. So, calling. Know your purpose. And God reminded me again as I celebrated my birthday, looking back, the first time I heard the call of God. And for 30 years, He has been faithful and gracious to me. There were times when, you know, dumarating sa punto na, sometimes you know, nanghihina ka, dumarating ka sa punto na, tama ba yung naging decision ko? Lalo na yung may mga nagsasabi, nagkamali ka ng desisyon, nabulagan ka lang, o naano ka lang, nabigla ka lang. May mga ganun eh. And then sometimes you doubt, nagkamali nga ba akong desisyon? Kung nag-doktor ako kaya, hindi ganito yung buhay ko? Kasi by faith eh. By faith, nagtataas ka lagi ng kamay. Eh kung doktor ka, meron kang laging sweldo, di ba? Pero ito, hindi. Wala kaming sweldo eh. Amen? Bilang lingkod ng Panginoon, wala kaming sweldo, umaasa lang kami sa Diyos. Pag nangailangan, nagtataas ng kamay sa Diyos. At umaasang tutubo ng Diyos. At sa 30 anyos ng paglilingkod, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen? Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako iniwan ng Diyos. Tinulungan ako ng Diyos at patuloy niyang ginaganap ang purpose niya sa buhay ko. Because Psalm 138 verse 8 says, "The Lord will fulfill His purpose for me." Amen? So I have always believed that, and that's what I have always, you know, hung on. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them." Amen? Tayo raw po ay workmanship ng Panginoon. Sabi nga nila, we are a work in progress. Hindi pa tayo tapos. Araw-araw tayo binabasag, nilililok, inaayos ng Panginoon from glory to glory. Yung nakaraan pinag-aralan natin, building His character. Amen? Kinabukasan po, agad na testing ako noon, building His character. Di ba sabi mo, gentleness? Di ba sabi mo, gentleness? O, asan yung gentleness, Lord? Kailangan eh. Sabi ko kasi, practice, di ba? Kailangan mo practice inyo. Paano mo ma-practice yun? Kailangan may maganap at mangyari para mo ma-practice. Kung may gentleness ka na nga, di ba? Amen. Pero, praise God, because we are His workmanship and God never gives up on us. Amen? Binsan, sumusuko ka na nga sa sarili mo eh, di ba? Pero, praise God, kasi ang Diyos, hindi tayo sinukuan at hindi tayo susukuan. Minsan may mga taong sinusukuan ka na eh. Or, minsan may mga taong sinusukuan mo na. Di ba? Sinusukuan mo na kasi parang wala ang pag-asa talaga eh. Wala na pag-asa, mabago to. Ganito na lang talaga to. Amen? Pero, ang pangako ng Diyos, every one of us is His masterpiece.
every one of us is his workmanship. Kaya minsan pag na-frustrate ako, bakit? Bakit ako na-frustrate? Ako ba magbabago dyan? Ikaw magbabago dyan, Lord. Bahala ka dyan, ha? So, ibibigay ko na lang kay Lord yun. Tapos, natahimik na ako. Di ba? Ibigay mo na lang kay Lord. Kasi bakit? Hindi mo naman siya workmanship, eh. Workmanship sa ni Lord. Bahalang Lord magbago sa kanya. Kaya kung minsan pag na-frustrate ka, hindi ikaw. Ang magagawa mo lang, ipag-pray. Amen! Yun ang huwag mong susukuan ng ipag-pray. Kasi pag binitawan mo sa prayer yan, wala na talaga yung mangyayari. Hindi na talaga yan magbabago. Amen? Pero pag patuloy mo siyang iningatan at pinanalangin, makikita mo na ang Diyos ang kumikilos at gagalaw. Amen? Because we are God's workmanship. Si Jeremiah, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, sabi niya, in the womb of your mother, I have formed you. Jeremiah was predestined to be a prophet. He knew that he was called to be a prophet and he was a prophet to Israel. And during his being in his prophetic ministry, nobody listened to Jeremiah. Wala pong nakinig sa kanya. That's why he's a weeping prophet. Ang tawag sa kanya, panaghoy, nananaghoy siya. Nananaghoy ng nananaghoy. Because nobody was listening to him. Amen? It could have been easy to say, God, ba't mo ako tinawag? Wala naman palang makikinig sa akin. Pero hindi yun ang trabaho mo, Jeremiah. Ang trabaho mo lang, magsalita ka because you're my spokesman. Kaya may makinig sa'yo, kaya may mangyari sa ginagawa mo, ako nang bahala doon. Just do your part. Just do your will. Just do your calling. And so, Jeremiah, until the last part of his ministry, nobody cared for him. Nobody listened to him. But he was faithful. He was faithful to his calling. Magkaminsan sa buhay natin, parang walang nangyayari, parang walang nagaganap. Pero kung alam mo na tinutuhog mo at ginagawa mo ang perfectong kalooban ng Diyos, binubullseye mo ang perfect will ng Diyos, anuman ang mangyari at maganap, huwag mong alalahanin sapagkat alam mong ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Just like Jeremiah, he was predestined to be a prophet, a weeping prophet. Nobody cared about him. Nobody listened to what he was saying. But he kept on giving the warning. He kept on giving the warning. When you are praying for something, giving messages, but it seems like nothing is happening, nobody is listening, no changes, amen? It's not your problem anymore. As long as you do what God is telling you to do, then you're good with that, amen? I'm good with that, amen? Basta alam kong nagawa kong pinapagawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Just like Jeremiah. For I know the plans, sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for your good and not for evil. Plans for your good and not for evil. For your hope and your future. Amen? So, para raw po sa ating kabutihan, ang plano ng Panginoon. Don't believe the lies of the devil that, you know, you are destined to be, you know, poor and loser, kundi ang paniwalaan po natin ay ang plano ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon. Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Amen? Marami tayong plano, pangarap, nais, desires, but it is the purpose of the Lord that will stand. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Sa buhay ko, nung tinawa ko ng Lord, marami akong pangarap, marami akong plano, Lord. Marami akong plano. Ang dami. Lahat yun nawala, nabura. Amen? Because it is the purpose of the Lord that will stand. Amen. Pero hindi man naganap yung noon, pero ngayon tinutupad ng Lord. Amen? Nasa bucket list ko, number one sa bucket list ko, Israel, Holy Land Tour. Pilgrimage. Wala pa ako sa katapusan ng buhay ko. Check na yun. Number one pa yun, ha? Number one. Yung iba, magsisimula sa baba, pataas, di ba? Pag nag-check list ng bucket list. Yung kasi yung pinaka number one, yun yung pinaka ultimate, eh. Sa akin, inuna ng Lord yung number one, eh. Narating ko na yung dreamland ko, which is our dream destination ko, which is Israel, the Holy Land, to see where Jesus Christ was born, ministered, walk, and I had that special experience
of, you know, being baptized by Him in the middle of Sea of Galilee. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya hindi ako magbabackslide eh. Kasi naranasan ko yung karanasan yun. Sabi ko, Lord, kung lumakad ka dito sa Sea of Galilee, lalakad mo tong tubig na to. Abay, yung mga nararanasan ko sa buhay ko, kayang-kaya mo yun. Amen? Kayang-kaya natin yun. Kasi nalakad mo tong tubig na to. Amen? So, God's purpose will prevail in our lives. As I said, Jeremiah was a prophet whom God said, before I formed you in your womb, I knew you. Bago pa tayo nagkaroon ng tibok doon sa sinapupunan ng ating mga ina, kilala na tayo ng Diyos at tinawag na niya tayo. Imagine, hindi pa tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Diyos at pinili na tayo ng Diyos. He has chosen us. We did not choose God. He chose us. He knew us. And so, after we seek, sabi ko nga, how do we know the purposes of God? Number one, we seek God. You know, we observe the things that are happening around us because God confirms His will through people, events, circumstances, and the things that are happening in our lives. And after that, after you seek, number two, you wait. You wait upon the Lord. Amen? There is virtue in waiting. Meron pong sa paghihintay, sa pagtitiyaga, ay makikita natin kung ano yung nakalaan, inilatag ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, wait. Dito po rin marami ang na bumabagsak sa testing of waiting. Kasi marami sa atin hindi makapag-antay. Diba? You wait. You wait for the perfect boy. You wait for the perfect girl. You wait for the perfect husband. Amen? You wait for the perfect girlfriend or wife. You wait. Hindi yung amen, dinadali-dali mo. Hindi naman yan ang kalooban pa ng Diyos. Kaya nagkamali ka tuloy. Hindi mo na maibalik. Kasi napakasalan mo na. Yung pala, hindi siya ang will ng Diyos. Why? Because you did not wait. How do you know the will of God? Part of it is waiting. Waiting. How do you know the purpose of God? You wait. Amen? So if there is something that God wants you to decide on, and God says, wait, anak, wait, anak, wait, kagaya ni Abraham, 75 years. Inantay niya bago natupad yung pangako ng Panginoon sa buhay niya. At sa buhay din po natin magkaminsan, God wants us to wait because the timing of God is different from us. Yung timing ng Diyos iba sa timing natin. It's so different. God is such a great, enormous God. And so, His timing is different from us. So, we have to wait for that. Amen? Because He has already arranged it for you. Tapos na yan. Nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo. Tapos na yung plano niya sa'yo. Nakalatag na. Ano lang gagawin mo? Amen? Lakaran mo nang may pagtsatsaga. Lakaran mo. Huwag kang padalos-dalos. Sapagkat baka pag tinakbo mo, madapa ka. Madisgrasya ka. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, dahan-dahan. Wait. For those who wait upon the Lord. Amen? For those who wait upon the Lord shall renew their strength. So wait. At pagkatapos noon, after we wait, and we know the will of God, the purpose of God in our lives, we submit. We submit. Submitting means obeying. Amen? At many people do struggle on this. Because you have known, because you sought, nag-seek ka, and then you waited, and then when it's time for you to say go, when the Lord says go, hindi ka na makahakbang because you cannot accept the will of God. Hindi mo na matanggap nung kinonfirm na ng Lord, ito na ba talaga? But you know, you just obey. Kasi kapag sumunod ka sa Panginoon, yun ang pinakamaganda kasi blessing ang kapalit. You know, if you obey God, He will bless you. If you obey God, He will give what is due you. Amen? Obedience. There is blessing in obedience. So, after we seek God, after we wait upon the Lord, we obey the Lord. We submit to His perfect will in our lives. And in my life, it was not an easy thing. You know, it's a journey. Hanggang ngayon, the Lord is making me a masterpiece, His workmanship. He works through me every day. But
I try and continue to submit and obey. Even though sometimes we struggle because the flesh sometimes reacts, di ba? Nagre-react yung flesh eh. Nagre-react yung laman. Pero if you live in the presence of God, in the Spirit of the Lord, you submit to the will of God. And that's the greatest thing. Amen? So, ang prayer ko, nitong aking birthday ay ako'y panatilihin ng Panginoon. That I may be able to continue to do His perfect will in my life. That I will continue to seek Him. That I will continue to wait upon Him. And I will continue to submit my will to Him. Because sometimes my will is not aligned with Him. And it is my prayer that every time my will deviates from His will, I will go back and submit and say, Lord, let my will be aligned into Your will and obey You, you know, perfectly, unconditionally. Amen? Amen. So I would like to end in this. Sino man ang ka-birthday ko ngayong January? I would like that you be blessed just like the Lord has blessed me. Amen? God has blessed me tremendously. He has anointed me. He has chosen me. He has saved me, most of all. That is the greatest gift that He has given me. And kagaya ng prayers in Numbers 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. It is a prayer of blessing. It is the same blessing and prayer that I have for you, who is also having his birthday on this month of January. And it is also the same prayer that I have for myself, you know, for this year. And anuman ang maranasan natin, sabi ng mundo, marami pang darating siguro na mga, you know, economic collapse, whatever, baka may virus pa nakasunod, hindi ko alam. But, you know, what I know is Matthew 24, this is just the beginning of birth pangs. But the Lord has promised in Romans 8:31, what then shall we say to all these things? If God is for us, who can be against us? Amen? Basta kakampi ko ang Diyos, tuloy lang ako. Basta kakampi ko ang Diyos, alam po walang makakalaban sa akin. Amen? Amen. I am blessed beyond measure. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah. I have been blessed by the Lord. He has blessed me more than I have ever thought. I have ever expected in my life. Napakabuti ng Panginoon ko, ng Diyos ko. Hindi lamang niya ako niligtas, pinagpala niya ako. Higit pa sa inaasahan ko. At ano pa nga bang gagawin ko sa buhay ko? Alam ko hindi ako magtatagumpay. Kung ako ay lalayo, kung ako ay tatalikod, kung hindi ko gagawin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya kanina habang ako ay nagbo-blow ng birthday cake, it is one prayer that I have in my heart that I may be able to continue to do the will of the Father and finish it to the end. Your throne, I
than to know Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. Watching this program, because God has chosen you, just like He has chosen me, because He loves you, because He cares for you, and He wants to redeem you and save you. Are you at the lowest point of your life? Do you have an incurable disease? Do you wonder why God is not present in your life? Do you wonder why God is not moving in your life? Today, if you will receive and accept and submit and humble yourself before Him, repent from sins that are hindering you from receiving the blessings that He has promised to you, today is a great chance for you to be redeemed by the Lord. And so today, it is my honor and privilege to lead you to Christ, to lead you to your salvation, to lead you to a life that is fulfilling, meaningful, and redeemed. The Lord is calling you right now. It is not by accident that you are watching this program. This is God's answers to your calling for help, and help is on the way. But before help comes, you have to surrender your life to Jesus. Accept Him as your personal Lord, God, and Savior. Turn away from your sins and surrender everything to Him. Kunda ramashanda labaka. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. May you pray this prayer with me. Say it, Jesus. Forgive me for all my sins. I have wandered away from your will. I have rebelled against thee. I have disobeyed thee. I have done things that are abominable in your sight. Forgive me for all my sins, for all my rebellion, for all my iniquities. And today, I turn away from all my sins in my life and cast to you myself, surrender to you myself. Even as I open my heart and receive you, Jesus, as my Lord, God, and Savior. Forgive me, for I have known you only by words or by my thoughts, but I have never come to know you as a true living God. But today you have opened my heart and my mind, and now I receive you as my true Lord, God, and Savior. Today, make me the kind of person you want me to be. I want to know your will. I want to know your purpose in my life. Let me be able to walk in it. Let me be able to walk in the path of righteousness that you have destined for me. Thank you that you have known me even when I was in the womb of my mother. And today,
You have come to my life and you have become my Lord God and Savior. Thank you for my salvation. And today, I surrender everything to you. Let your will be done in the name of Jesus. If you have received Jesus Christ as your Lord God and Savior, you have received the Son of God, and with Him is the eternal life. Today, your name was written in the book of life in heaven. And not only that, God wants to bless you. Do you have any blessing that you want from God? Yes, just raise up your hands to God, because God is willing and able to bless you. Do you need healing? Do you need financial breakthrough? Do you need a miracle? Do you need relationship healing? Even right now, God is willing and able to reach out to you and touch you. And by the anointing of God, the Holy Spirit, God is working a miraculous thing in your life right now in Jesus' name. God is making a miracle in relationships. God is restoring relationships, husband and wife, son and mother, son and father. Shikiala bakanda, all strained relationship, unforgiveness, hatred, bitterness, anger is being taken down by the Lord and is being replaced by forgiveness, love, peace, and joy. Receive in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang himala ng pagbabagong sigla ng relasyon sa iyong pamilya. Even right now, God is healing sicknesses and disease. Just receive it now in Jesus' name. Lamasyakatakang, limiyando roboshanda rabashanda. Merong mang namumuong mga dugo na sa ugat, sa iyong puso, sa iyong utak, sa iyong ulo, ano man ito, sa oras na ito'y tinutunaw ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pati na ang tuberculosis ay pinapagaling ng Panginoon, ikaw ay sumusuka ng dugo, pinapagaling ka ng Diyos, tanggapin mo ang himala, ang kagalingan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito'y pinapagaling ang Diyos na arthritis, hindi ka makalakad, sobrang sakit ng iyong mga paa, ng iyong mga litid. Sa oras na ito yung pinapagaling ka ng Panginoon, rheumatism, arthritis is being healed by the Lord. Just receive in Jesus' name. And whatever it is that I have not mentioned, but God knows. So receive your healing. God is a miracle working God. He sent His word and healed all kinds of disease. And so receive it now in Jesus' mighty name, the Son of the Living God. Yes, He is Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha. He is the healer, He is the provider, He is a miracle worker. Receive, receive in Jesus' mighty name, the Son of the Living God. Sa oras na ito'y kinakausap ka ng Diyos, anak, tinawag kita. Hindi ako nagkamali ng pagtawag sa iyo. Hindi ako nagkamali na tinawag kita sa iyong pangalan. Mataas ang pagkakatawag ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Kagaya ni Jeremias, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, ay tinawag na kita. Sapagkat may pakialam ako sa buhay mo. Sapagkat mahal kita, because I care for you, saith the Lord. And so all you have to do is surrender to me, saith the Lord. And if you surrender to me, I will do great and mighty things through you. Patuloy kitang gagamitin sa huling kapanahunan ng sabi ng Panginoon. At patuloy kitang itataas ang sabi ng Diyos na buhay. Ang pagkakagamit ko sa iyo noong una ay hihigitan pa ng magiging pagkakagamit mo sa ngayon at sa hinaharap, sapagkat wala nang iba pang darating, ang sabi ng Diyos. This is the now. This is the now. This is the last dispensation of my glory and power, saith the Lord. And so I will pour out upon you, saith the Lord. And so be ready, saith God, because I will use you, saith the Lord. Limit
kalabakanda. Forget the past, sayeth God. Tanggalin mo ang lahat ng guilt and condemnation. Tanggalin mo ang pananaw sa mga nakalipas sapagkat ito'y natapos na. Binibigyan kita ng bagong simula, ang sabi ng Panginoon. Tanggapin mo ang fresh touch and anointing and calling, sayeth the Lord. Lamashiki yarabakondoroboshakataka. Yes. Yes. You will be sharper. Higit mong maririnig ang panawagan ko, ang tinig ko, ang kapahayagan ko, ang sabi ng Diyos. At patuloy kitang gagawing spokesman. Magsasalita ka at patuloy kang magsasalita kay may makinig o hindi, sapagkat ako ang kasama mo, ang sabi ng Diyos na buhay. Kagaya ni Jeremias, ibibigay ko sa iyong kabigatan at patuloy kang mananaguy at iiyak. At sa iyong pag-iyak, marami akong mahililigtas. Marami ang makakakilala sa akin, ang sabi ng Panginoon. Gagamitin ko ang iyong bibig, ang iyong kamay, ang iyong isip, ang buong puso at kaluluwa mo ay aking iukupa, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ikaw na nga ang tinawag ko sa huling kapanahunang ito. Humanda kang, sabi ng Panginoon. Sapagkat muli, ikaw ay lulusad. I will launch you out, saith God. And you will do greater and mighty things because it is your time, saith God. It is your time. It's God's time in your life. Do not doubt. Do not doubt, saith the Lord. For I am the Lord who called you. For I am the Lord who anointed you. For I am the Lord who is confirming my calling, my will, my purpose in your life. In the name of Jesus. And be ready, saith God, because I will open doors. I will open doors, saith God. And when you go, saith the Lord, I will be with you. And they will listen to you because my anointing is upon you. Because my glory is upon you. Because my presence is with you. Shakatakala ba shataka? Wala nang iba pang darating. This is the last of the last dispensation. And so you make yourself available. Talikod, walang mawawala. Sapagkat wala na pong pagkakataon. Yes, oh God. Ikaw na nagpasimula ng mabuting bagay. Tatapusin mo ito sa aming buhay. Kaya naman maraming salamat. For the assurance, O Lord God, that until the end, until you come again, you will find us faithful, doing your will, doing your perfect will in our lives. At Lord, kung sino pa ang inaabot ng tinig na ito na wala pa sa iyong perfectong kalooban, ilagay mo, Panginoon, sa gitna ng iyong perfectong kalooban. Magbalik loob ang mga dapat magbalik loob. Magbigay ng buhay ang mga dapat magbigay ng buhay. Maligtas ang mga dapat maligtas. At gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin para maganap ang iyong dakilang kalooban sa huling kapanahunan. Shikita karabakay. Roboshandarabakandarabakanda. I will send you as a prophet to the nations. I will send you as a prophet to the nations. And they will listen to you. I have anointed you just like Jeremiah. And you will say, my will and my word, saith God. You will cry and groan. Because I will put the burden in your heart to pray for the nations. And I will continue to let them see you in. I will continue to let them see me in you. Makikita ka nila. Makikita ako nila sa buhay mo.
At kapag ikaw ay nagbuka ng iyong bibig, sasamahan ko ng aking kapangyarihan at wala silang magagawa kundi makinig ang sabi ng Panginoon. Whether they listen or not, just speak. Whether they listen or not, just speak because I am with you. My authority will be with you. My anointing will be with you. My presence will be with you. Shikita karabakai. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the privilege, for the high calling, for the mandate, for the burden, for your faithfulness, for your goodness. Yes, declare it, he'll be faithful. Yes, because he who started the work, he'll be faithful to complete it in you. Hallelujah. Pwede po bang tayo tumayo? Let's sing this song and declare it. Began a good work in you. He who began a good work in you. Hallelujah. Yes, oh God. Began a good work. Yes. In you. This is a trustworthy promise. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Make it personal, declare it. And he who began a good work in me. Yes. Declare it, believe it, let the devil hear it. Let the devil and his demon cohorts hear the declaration that he who began a good work in me will be faithful to complete it, to finish it. Lahat ay mamanata sa Panginoon, taas po natin ang ating kanang kamay. Kung tayo nga ay mamanata sa ating bayan, nanunumpa tayo ng may katapatan, hindi ba? Sa ngayon, tayo manumpa ng may katapatan sa ating Panginoon na tumawag sa atin. Sabihin natin, Panginoon, nanunumpa ako na magiging tapat sa tawag ko. Ano man ang mangyari, ano man ang maganap, magiging tapat ako. Nagampanan ang tungkulin ko. Magiging tapat ako sa tawag ko. Hindi po ako lalayo. Hindi po ako tatalikod. At hanggang huli, maglilingkod ako sa iyo. Tulungan mo ako. Ingatan mo ako. I-preserve mo ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, Panginoon, seryuhan mo ng iyong banal na dugo ang deklarasyong iyon. Ang panunumpang iyon, ang pledge na iyon, Ama, narinig po iyon ng Diablo, narinig mo po iyon, at iyon po ay aming dinideklarat, ipinapahayag, at sa dugo ng Panginoong Jesucristo, binabalot namin na ito'y mananatiling mapipreserve hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Ano man ang maganap, ano man ang mangyari, paniniwalaan namin ang tawag namin, ang katapatan mo sa amin. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Sa inyo pong lahat ng kapurihan, kaluwalhati at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Praise God! Sige nga po, isa munang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Isang mapagpalang araw at isang matagumpay na araw para sa atin, sa ating mga narinig na mga salita mula po sa labi na ginamit ng Panginoon sa buhay ni Pastora King.
At salamat sa Lord sapagkat muli ay binuhay ng Lord ang purpose kung bakit tayo narito sa kanyang harapan. Amen? Kaya sa oras pong ito, tayo ay makipagbukas po sa aklat ng Jeremiah 29 verse 7. Sabi po dito, "And work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare." Alam niyo po, mas maganda to sa NIV version eh. Kaya lang yung NIV ko ayaw bumukas. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Pero sabi dito sa Jeremiah 29:11, Jeremias 7, verse 7. "Gawin mo daw ang lahat para sa kapayapaan ng lugar kung saan naroon ka ngayon." Amen? Kung saan ka inilagay ng Panginoon. "At hanapin mo rin o gawin mo rin ang lahat ng paraan para sa kasaganaan ng lugar na iyon. Manalangin ka sa Panginoon para rito." Kaninong para rito o para saan ang panalangin mo? Para sa lugar kung nasaan ka tinawag ng Panginoon. Kung saan ka nilagay ng Lord. Manalangin ka raw para rito, para sa kapakanan nito, dahil ang kapakanan nito ang magiging basehan kung ano ang magiging kalagayan mo. Amen? Katulad po yan ng isang pamilya. Katulad ng isang tahanan, I mean. Kapag nasa isang tahanan ka, syempre ang una mong hahanapin magandang bagay ay para sa mga kasama mo sa bahay. Tama po ba? Sabi nga nila sa kasabihan nila, sa kasabihan ng matatanda, sila lang yon na matatanda at nakinig lang tayo. Ano daw? Yung sariling bakod daw muna natin yung walisan natin. Diba? Naririnig nyo po ba yun noon? Walisan daw po muna natin yung sariling bakod natin. Ibig sabihin, yung sarili muna natin ang linisin natin. So, ganun din sa pagka ikaw ay meron kang gustong mangyari na isang bagay na maganda, dapat unahin mong asamin ito sa lugar kung nasaan ka. At yung una nga doon ay yung ating pamilya. Diba? Ang nais natin sa loob ng pamamahay natin, ng mga tahanan natin ay kapayapaan. Amen? Sino bang hindi gusto ang kapayapaan? Diba? Pagka meron niyang mga ano eh, yung pag naglalakad ka sa palengke o kaya dyan sa Divisoria, miss, anong hanap mo? Sinagot ko minsan eh, kapayapaan. Amen? So lahat tayo naghahanap ng kapayapaan. So, yun yung una nating hinihingi para sa loob ng ating tahanan, kapayapaan. Eh, pero sabi dito, hingin mo din ang kasaganaan ng lugar kung nasaan ka. Kasaganaan ng lugar kung nasaan ka. Kung saan ka belong. At kung palalawigin pa natin, dumabas tayo sa bahay natin. Tingnan natin kung saang iglesia tayo nakabilang. Amen? Kung saang iglesia tayo nakasumpong ng pamilya. Amen? At yun ang sinasabi ni Jeremias dito sa kanyang verse 7 ng chapter 29. Hanapin daw natin yung kapayapaan at kasaganaan para sa lugar kung nasaan tayo. At tayo ay nasa KOJF. So, kailangan nating hanapin o i-work out ang kapayapaan at ang kasaganaan ng lugar na kinabibilangan natin. Ng iglesia na kinabibilangan natin. Amen? So, hindi maaari na nandito ka nakikinig ng salita ng Diyos, dito ka napapagpala ng salita ng Diyos, dito ka nababahaginan ng Word of God sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, tapos sa iba ka nagbibigay ng iyong ikapot handog at ng iyong first fruits. Tama po ba ako doon?
Amen? Balikan natin sa pamilya. Yung anak mo, naghahanap buhay. Si nanay, tagaluto, tagahugas ng plato, tagalinis ng bahay. Si anak, papasok sa umaga, uuwi sa gabi, kakain, syempre. Bago pumasok, kakain, pag-uwi sa bahay, kakain. Amen? Gagamit ng kuryente, gagamit ng tubig, gagamit ng kung ano-ano. At si anak, pagdating ng sweldo niya, hindi inaabutan si nanay. Amen? Anong mararamdaman ni nanay? Di ba parang maiinis ka nun? Aba, tong anak ko, hindi nagbibigay ah. Amen? Tapos makikita mo, nandun na sa mga kabarkada niya pagdating ng sweldo, nanlilibre. It's unfair. Sabihin nga natin, it's unfair. Ganon din ang iglesia. Dito ka nakakatikim ng mga salita ng Diyos na nagpapalawak ng kaalaman mo patungkol sa Diyos at sa mga gawa niya. At dito ka nabibigyan ng tamang pagkain bilang Kristiyano. And yet, doon ka sa iba nagbibigay? Mali po yun. Sabihin nga natin sa katabi natin na isang dipa ang layo. Mali po yun. At sa inyong mga nanonood at nakikinig, sabihin nga natin, mali po yun. Dapat kung saan ka kumakain, doon ka nagbibigay. Amen? At narinig ko ang isang aral ng isang lingkod ng Diyos. Sabi niya, sabi ni Pastor Agin kanina muna, di ba? Yung daw kanyang relo ay binigay niya, yun yung last na relo niya. Nung mga time na, syempre, nung mga unang panahon ng KOJF, talagang wala. So, inoffering niya yon. At anong bumabalik sa kanya ngayon? Puro relo. Amen? At ako naalala ko noong high school ako, nakwento ko ito sa isang kapatid, na nakikitira lang ako sa bahay ng mga kamag-anak ko para makapag-aral noong high school ako. At nung high school ako noon, papasok ako sa eskwelahan pang hapon ako, kailangan kong hintayin yung pinsan ko na uuwi ng hapon para meron akong magamit na sapatos. Amen? Ganun kahirap yung buhay ko noon nakasama para makapag-aral. So, kinakailangan kong magsapatos kasi required na magsapatos. Pero wala akong sariling sapatos at kailangan kong hintayin yung may-ari ng sapatos para magamit ko ang sapatos niya. Amen? Kaya ang nangyari ngayon, nung pinagpala na ng Lord si Pastora Roan, napakaraming sapatos. Amen? Na kapag nagsawa na lang sa sapatos, ay ipamimigay na lang. Kasi nagsawa na eh sa dami. Naunawaan po natin. At yun yung narinig kong aral dun sa isang lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, kapag nagbigay ka ng damit, babalik sa'yo maraming damit. Pag nagbigay ka ng maraming sapatos, babalik sa'yo maraming sapatos din, mas marami. Pag nagbigay ka ng pagkain, babalik sa'yo maraming pagkain din. Kaya sabi ko, kung ano, lagi akong bigay ng pagkain, tuloy ang danong bibigay ng pagkain sa halos hindi na makain. Iba na yung buhay ngayon sa kukumpara mo sa buhay noon. At nung narinig ko yung turo na yun sa kanya, narealize ko, oo nga no, kasi ako ang hilig ko mamigay ng damit. Kaya ang dami ko ring damit. Ang hilig ko mamigay ng pagkain, kaya ang dami ko ring pagkain. Ito pala ang sikreto. Kapag merong kang sasakyan, ibigay mo yan, mas maraming sasakyan ang babalik sa'yo. Amen. Amen? Kasi yun ang prinsipyo ng Diyos eh. At lalong-lalo na kapag pera ang binigay natin sa Panginoon, mas maraming pera ang ibabalik ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Na siguro hindi mo na halos mabilang yan, baka hindi mo na ubusin yung oras mo sa pagbibilang. Kasi marami yung binigay mo, kaya marami rin yung ibabalik sa'yo ng Lord. Di ba yun yung prinsipyo ng Korinto? Ang nagtanim ng kaunti, aani ng?
kaunti. Ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. So dapat umayon tayo sa prinsipyo ng Diyos. Huwag lang basta pagkain ang ibigay mo. Huwag lang basta sapatos ang ibigay mo. Huwag lang damit ang ibigay mo. Magbigay ka ng tithes and offering at first fruit mo. At love before the man of God and woman of God. Amen? At magbigay ka ng sasakyan mo. Ano mang uri ng sasakyan yan, ibigay mo sa Panginoon, papalitan niya ng Diyos. Higit pa dun sa binigay mo. Kasi yun ang Diyos. Amen? Lahat ng ating ibibigay, papalitan ng Diyos, higit dun sa binigay natin, kasi ayaw ng Lord na kapantay lang ng binigay natin yung ibibigay niya. Naunawaan po natin? Ganun ang Lord, gusto niya patunayan na mayaman siya. Kaya yung ibibigay natin, hindi niya yan papantayan, lalagpasan niya yan. Naunawaan po natin? Kaya dapat tayong magbigay ng ating ikapot handog, ng ating first fruit, lalo na sa panahon na to na first month of the year. Sa panahon ito ay 2021. So ibigay mo, give your tithes and offerings and your first fruits to this ministry. You can contact us at 0998-989-2963. And 0917-152-1963. Amen? Or mag-PM po kayo. You can send us messages through Messenger to inform us that you will give your tithes, offerings, and first fruits. It is biblical and tama lang, it is right to give what is due to God. Tama lang na ibigay natin ang para sa Panginoon. Dahil ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen? At ang para sa atin ay ibibigay ng Panginoon. Naunawaan po natin. So, ibigay po natin ang buong tapat, ang ating ikapot handog, ang ating first fruits, lucky for the man and woman of God. At lahat po ng pangangailangan ng iglesyang ito ay matutugunan at hihigit pa po at maaabot pa ang mas maraming kaluluwa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Kaya magbigay po tayo sa Panginoon. At yung ating pong pagbibigay sa mga nanonood at nakikinig, you can send your offerings, your tithes and offerings and first fruits through Palawan or Cebuana Luvillier or any type of padala money order system na katulad nito, or you can send this to John Joshua Carillo, amen, through his GCash or BPI savings account. So you can contact us for you to know how to give your tithes, offerings, and first fruits. So, let us pray for our offerings. Father God, we thank you for this day that we are able to give. Salamat po, Panginoon, sapagkat may kakayanan kaming magbigay. Hindi katulad ng dati naming buhay, Panginoon, na kulang at kapos. Ngayon ay pinataas mo na at pinasaganan mo na ang aming mga buhay. Salamat po sapagkat sa iyo nagmula ang aming kayamanan at sa iyo ito patuloy na magmumula pa, Panginoon. Kaya naman, Lord, tuloy-tuloy din ang aming pagbibigay ng aming ikapot handog at ng aming first fruits. Love for the man of God at lahat ng pangangailangan pa ng iglesyang ito. Dahil alam namin na may Diyos na mayaman na kayang isupply ang lahat ng aming pangangailangan. At ibabalik mo po, Panginoon, sa amin ang lahat ng ito, higit pa po sa aming inaasahan at higit pa po sa aming mga pangangailangan. Dakilang Diyos, salamat pong muli, Panginoon, sapagkat sa mga kapatid kong ito, ang kanila pong mga kamay ay bukas palad sa pagbibigay at hindi hinigpitan, Panginoon, ang kanilang mga kamay at hindi itinikom ang kanilang mga kamay para higpitan ang pagkakahawak sa kanilang mga pananalapi, kundi
bukas ang puso at ang kanilang mga palad na ibinabalik sa iyo ang nararapat para sa iyo. Kaya naman, Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Higit pa po, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ibinigay at sa lahat ng kanilang mga ibibigay pa. I-bless mo po ang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Ano man ang kanilang hanap buhay, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga negosyo at lahat ng resources nila, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon. Higitan mo pa po ang kasaganaan ng kanilang mga pamumuhay, Lord God. Ang buo nilang sambahayan ay managahan ng Panginoon at maranasan nila ang masaganang buhay hanggang sa muli mong pagbabalik. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Kaya naman, Lord, we are offering you all of this, Panginoon, just to praise your name, Father God. I-multiply mo po ang lahat ng salaping ito, Panginoon. Magamit lamang sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan at magamit lamang sa ikalalaganap pa po, Panginoon, ng iyong salita, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Diyos, ng marami. Ingatan mo ito, i-multiply mo, Lord God, at ilagay mo po sa mga kamay na mapagkakatiwalaan. Ilagay mo rin po, Panginoon, ang mga pananalapin ito sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng Iglesia. At sumobra pa po, Panginoon, para sa mga darating pang program at ministeryo, Panginoon, ng Iglesia ito. Salamat po, Diyos, ng marami sa iyong kapurihan, ang karangalan at salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay muling manalangin para po sa ating pagtatapos sa araw na to. Tayo po ay tumayo at humigit at yumuko. Hallelujah, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, ng puno-puno ng magagandang mensahe at napapanahon, Panginoon, na tunay nga po, God, na galing sa iyong puso, Panginoon. God, maraming salamat po. At alam namin na lahat ng mensahe na aming narinig, O God, ay aming itatago sa aming puso, Panginoon, upang maging gabay namin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo po, Panginoon, na upang ibahagi ang iyong mga mensahe. Patuloy po sila, Panginoon, na pagpalain, ingatan, Panginoon, at samahan sa araw-araw. At Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay, O God. Samahan niyo po kami, O God, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at sa darating, Panginoon, na linggo, muli, O God, na makarating kami sa lugar na to na may mga ngiti sa labi, Panginoon. At tunay, Panginoon, sa inyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.